Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig, sidlak sa adlaw, sa sayo sa tabuntatan. Masugunta ang kantao, maning kalibutan. Gidayan-dayan at sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawin ning kabukiran. O sa kamayong bundag ninyong tanan, dayon ganin sa inyong turumanon ang Tinig ng Bayan na News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala? Karong adlaong Lunes, Petsa 2 ng buwan sa Agosto 2021. Sa tarang mga nag-birthday, karong happy celebrations kaninyong tanan. O sa kamayong bundag, sa tanan natong mga kaigsunang mga mag-uuma karon ha, mga mamumo o mga tenderos-tenderas na to karon sa nagkaraya mga merkado publiko. Sa atong nga mga kaigsunan karong nga mga drivers o mga biyahedor karong puntaga sa kamayong puntaga ninyo. Dayon ganin sa inyong turumanon ang Tinig ng Bayan. Kini sa Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 sa karong puntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Igala atang din yung mga detalye ng atong mga headlines karong puntaga. Headlines. Usa ka lesbian patay sa pagpamusil. Headline. Samtang duha ka tawo patay sa vehicular accident dinha sa may National Highway sa makilala North Cotabato. Headline. Samtang molecular o kining RT-PCR laboratory sa provincial government official ng mga abli karong adlawa. Headline. Samtang sa atong balitang probinsyal. Headline. General Community Quarantine magsugod na dito sa may area sa Caraga karong adlawa. Headline. Samtang usa kuno ka kagawad sa mga Gindanao nakuhaan og abot sa 3.4 million pesos nga kantidad sa shabu. Headline. Samtang sa atong balitangan nasudnon. Headline. Join the Philippine US Army sa LACNIB exercises nagtapos na kagahapong adlaw dito sa kauluhan. Headline. Samtang dugang mga pulis ipang deploy kuno sa mga vaccination sites. Ayuda ka na alang sa mga medical workers nga ana ilawom sa ECQ areas. Headline. Samtang sa atong balitang international. Headline. Kapino sa gato sa ka-wildfire napatig dito sa may nasud Turkey. Headline. Hoy, ang Israel ha, andam nga balusan ang Iran sa gihimo nining drone attack. Headline. Samtang Thailand, gidugangan pa ang mga dapit nga gipailawom sa lockdown. Headline. Kanaguban pa ang mga taho, unya sa atong pagbalik ang mga detalye atong iyagyag kaninyo. Oras sa Pilipinas, 11 minutos na human milabay ang alas 5 sa bundag. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa side blood niya ba? Ang Yaki OL ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiyaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din niyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo og Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Oras sa Pilipinas, sa 13 minutos human milabay, ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Sa mga detalye sa atong balitang international karunga buntaga. Subling gipailawom sa lockdown ang Brisbane o uban pang mga bahin sa Queensland dito sa nasod Australia tungod sa bahas sa Delta variant sa COVID-19. Gikan ni adtong adlaw nga Sabado, stay at home. Gikan sa tulo ka adlaw ang kapin ka milyon ka mga residente sa nasampit nga mga lungsod aron mapaniguro nga way matapdanan niini nga sampit nga balatian. Matud ang State Deputy Premier Stephen Miles, kini ang ilang nakita nga pamaagi aron mabatukan ang Delta variant nga padayon karon nga mikainap didto sa ilang lungsod. Ingon man sa tibuok kalibutan, sa pinakaulahing napatik nga record dito sa nasampit ng mga lungsod unom ka mga kaso sa Delta, ang napatik partikular dito sa lungsod sa Brisbane. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.14 ang atong oras, samtang nisangko na sa unom ang ihap sa mga taong namatay sa wildfire duol dito sa may Marmaris sa nasa Turkey. Sigon sa mga otoridad, gawa sa mga namatay, libuan usaba ka mga residente nga nilalin tungod sa halapad nga sunog sa ilang kalasangan. Ginatansyang anaa sa usa gatos ka mga wildfires ang matud pa napatik dito sa nasampit nga nasod nga karon niya lungtad na og halos upat ka adlaw. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:14 ang atong oras. Patay ang duha ka crew member sa usa ka oil tanker nga matud pa gipirate dito sa kadagatan sa Oman. Ang mga namatay gikalambigitan sa usa ka Briton o usa ka Romanian nga pulos mga tauhan sa Zodiac Maritime nga gipanagiyahan sa usa ka Israeli firm nga nakabase dito sa London. Giya basol usaba sa Iran. Giya basol usaba nga Israel o guban pa nga mga nasod ang nasampit nga pagpangatake. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ara sa Pilipinas, alas 5.15 na sa buntaga. Dugang tuling sa atong balitang international karong buntaga. Naghugot pa karon o gipalawig pa sa Thailand nganha sa ilang pipila ka mga dapit ang pagpailawom sa lockdown tungod sa pagtaas sa kaso sa Delta variant sa COVID-19. Pipila ka mga hugtanong gipatuman mao ang pagbawal sa pagbiyahe, pagasarado sa mga malls o pagpatuman niining curfews. Mamahimong epektibo kini 29 ka mga probinsya gikan na ugmang adlaw Agosto 3 hangtod Agosto 18. Matod ka nga api sa may Sierrangsan ang tigdumaba sa gobyerno nga ilang ginatunan ang nasampit nga sitwasyon kung nagikinahanglan pang palawigon ang ilang pagpailawom sa lockdown sa daghang mga dapit. Gikan sa Agosto 18, mulungtad ba kini hangtod Agosto 30 kung gikinahanglan. Mamahimong abli lamang ang mga restaurant sa delivery o mga construction nga pagatugtan lamang nganha sa bubble type nga mga lungsod. Niadtong Hunyo gisugdan sa nasambit nga nasod ang ilang pagpabakuna kun asa target nining mabakunahan ang anaa sa 50 million katawo hangtod karong katapusan ning tuig 2021. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin mikatag na sa 5 ka mga probinsya sa China ang COVID-19 outbreak nga unang nadiskubre didto sa Nanjing. Milungtad sa kapina 200 ka mga tawo ang natapdan sa virus nga unang nakita niadtong Hulyo 20 sa Nanjing Airport. Pipila ka mga probinsya kun asa mikatag ang Delta variant didto sa Beijing, Chengdu og 13 pa ka mga dapit. Gipailawom na sa mga otoridad sa tino nga pagsubay kun asa gayud ang daghan pang mga naapektuhan sa nasampit nga balatian. Tungod sa nasampit nga panghitabo, naghugot na karon ang China sa pag biyahe nga nasa lain-laing kalungsuran
O ginatunaan na karon kung angay bang ipailaom sa COVID-19 testing o isolations ang daghang mga residente. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.17 na ang atong oras sa laing bahin o dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga. Gipalawig pa sa Myanmar hangtod Agosto 2023 ang State of Emergency. Kini ang ginanunsyo sa Myanmar Military General nga si Min Yong Liang. Diyang naglingkod gini o nagdeklara isip Prime Minister dito sa nasampit nga nasod. Gipaniguro nila karon ang free and fair multi-party elections. Gitawaga niining usa ka pamaagi kini aron mapatigayon o mapahanay pa ang kalinaw dito sa ilang nasyon. Ingon man nga mapaniguro usab nga mabatukan ang COVID-19 dito nga datipita. Kain naman nga giilog sa militar ang gahom sa ilang gobyerno na itong Pebrero o gipakulong ang lider sa ilang oposisyon. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5.18 na sa buntag sa atong pagbalik mga balitang nasunod na atong ihatag kaninyo. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan. Sir, maayong buntag. Ako di ay si Lizelle. Ang akong pangutana sa akong tanong nga mais giulod manggod. Unsay akong buhaton ani? Bago pang tanong. Salamat. Unang-una sa lahat, first and foremost, good basta gani corn production, nasa specific na time. I don't know lang karon kay naratay climate change. Dapat after 1st week of May, dili ka na magtanom. Kay uluron yun na siya. Dapat before. And then, sa ato adi sa Kitapawan City, naratay ginabutang sa corn ng trichograma. Muna siya ay makombat po biologic agents na siya para makombat po sa corn borer. One thing na makareduce po sa incidence po sa corn borer infestation station is di tasseling. Please, mga 75% sa tassel. Kay mag-pollinate, mag-yapon na kaya na may tassel nga na-remain. Wala na itong gina-recommend sa farmers. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5.19 na sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang nasunod, atong ihatag kaninyo. Unsa magigining organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native hog free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niasab sila ilamian nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon o organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamupalit o mga livestock breeders. Basta organic ang hiskutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa Puroka Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Han, naunsa sa naman yung panahon ron, uy? Dagan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta o kalisod. Kaya ang stress ra ba? Mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Biao, gitimplahan ti ka og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, nga mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabaskug yun di ay. Korean Red Fennec Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskug. Dali na han. Baskug na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakat-on mo sa kay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili maayong kinaiya nga kinahanglan tarungon?
Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride? Sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.22 na sa buntag sa mga detalye sa atong balitang nasunod karong buntaga. Gipaniguro karon sa Department of Science and Technology kung DOST ang publiko nga ginabantayan nila. Oga nagapatigayon sila karon og research alang sa tanang mga variants sa COVID-19 dinhi sa nasod Pilipinas. Matod kang DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Cristina Guevara, nga mao'y nanguna sa task group on vaccine evaluation and selection, human ang taho nga pwedeng mapasangan sa ubang tao ang Delta coronavirus sama na lamang sa chickenpox. Sa karon adunay taas nga bahat garon ang Delta variant gikan ayon sa nasambit nga opisyal nga gikinahanglan lamang nga ipadayon karon ang ilang pagtuon. Oga ingon man ang ongoing vaccination efforts nga gikinahanglan pang paghugtan. Gawas niini gikinahanglan usab nga magpatuman sa hugot nga restriction sa alang sa publiko. Alayon sa public health standards nga gikinahanglan ipatuman sa lain-laing mga dapit dinhi sa nasod Pilipinas. Kinidungan na sa ilang pagpanigayon sa ilang mga obligasyon sa pagpaniguro alang sa ilang research o aron mahatag ang gikinahanglang interventions nga na sa mga apektadong individual. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.24 ang atong oras sa laing bahin. Nag-andam na karon ang pipila ka mga airline companies alang sa ilang pagbiyahe sa subling pagbatuman sa Enhanced Community Quarantine dito sa may Metro Manila sugod garong Agosto 6 hangtod 20 ng tuig kasamtangan. Matod sa Philippine Airlines, Cebu Pacific o Air Asia nga mamahimong limitado lamang ang ilang domestic flights sa essential travelers. Sako ba niini ang adunay mga clearance sa Interagency Task Force o mga residente sa National Capital Region kon NCR nga muli lamang dito sa ilang mga puluyanan. Apan ang international flights ang magpadayon gawas na lamang sa mga nasod nga adunay ginapatuman karon nga lockdown. Ipahimangnuan usab sa nasambit nga mga kumpanya nga nasa gustong magpa-rebook o refund nga makiglambigit lamang nga sa ilang hotline na imbis nga muadto pa nga sa ilang opisina. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Samtang gipaniguro usab sa Department of Trade and Industry kung DTI nga dunay igong supply sa pagkaon karong magsugod na ang enhanced community quarantine dito sa may Metro Manila. Sa karon nag-stock na sila mga instant noodles o mga canned goods sa alang sa daghang mga residente dito ng Dapita. Matong DTI Undersecretary Ruth Castillo nga sa karon, pwede na nga mamalit o daghan ang publiko o depende nga na sa ilang gikinahanglang pagadalo na papauli sa ilang panimay. Aduna usab sila ay mga pop-up stores ang DTI dungan ng Department of Agriculture kon asa pwedeng magpalit ang publiko sa mga frozen meat products. Sugod garong Agosto 6 hangtod 20 ipailaon sa ECQ ang National Capital Region tungod sa nagkataas nga bahad sa Delta coronavirus variant didtong Dapita. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.26 ang atong oras sa ulahing tudling sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Niya saka sa 7% o katumba sa 6,247 ang average number sa bagong COVID-19 cases sa Pilipinas sa kumpara sa milabay nga simana. Sa ilang latest report, gikan na yun sa Okta nga ang average positivity rate sa nasod anaana sa 14%. Nga mas mataas kumpara ni adtong milabay nga simana. Kagahapong adlaw 8,562 ka mga bagong COVID-19 na cases ang napatig sa nasod. Pinakataas gikan ni adtong Mayo ning tuig kasamtangan. Samtang ang National Capital Region 1,155 ang 7-day average matag simana. Kini ang 35% nga mas taas sa kung ikumpara kini nganha sa milabay pang mga simana. Matod sa Okta nga ang positivity rate sa NCR
ang Misaka karon sa 9%. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:27 ng atong oras, ana na sa linya ang atong kauban gikan din sa may Mega Market ning Dakbayan sa Kinabawan. Maghatag na doon ining mga presyo sa pipila ka mga palaliton didtong Dapita. Ana sa linya si Tinig Shete Grace Labagnao Castellano. Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan. Maing buntag sa karon atong sayron ang presyo sa karne dinhi sa Ginabawan City Public Market kung asa ang buong manok nasa 160 pesos ang kilo, ang cuttings ni ini nasa 180 pesos ang kilo, ang native nga manok ang buo ni ini nasa 285 pesos ang kilo, ang karne na pod sa kanding nasa ang unod nasa 350 pesos ang kilo, ang ulo or tiil nasa 200 pesos ang kilo, ang papait nasa 150 pesos ang kilo. Ang presyo sa karneng baka, ang unod nasa 240 pesos ang kilo, ang lumo nasa 250 pesos ang kilo, ang ribs or bulalo nasa 200 pesos ang kilo, ang ikog or dila nasa 200 pesos ang kilo, ang papait or panit nasa 150 pesos ang kilo, ang tiil nasa 150 pesos ang kilo, ang maskara or expander nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo, ang baboy, ang presyo sa karneng baboy, ang boneless nasa 240 pesos ang kilo, ang chan nasa 240 pesos ang kilo, ang unod yan ay bukog nasa 240 pesos ang kilo, ang tiil or maskara o bukog nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo, ang sari nasa 100 pesos ang kilo, ang tinai nasa 50 pesos ang kilo, ang bungo per kilo nasa 80 pesos ang kilo. Mukani ang presyo sa mga karne dinhi sa Kinabawan City Public Market. Para sa market report, ako po yung Tinig Shete, Grace Labagnao Castellano. Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan. Alas 5:29 ang atong oras. Daghang salamat ka bang Grace Labagnao Castellano. Niingatak na atong ihatag garinyo ang taho alang sa atong ang panglawas. Nasa linya si Tinig Do sa Lulu Ilusfa. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Isa sa pinaka-importante nga parte sa atong lawas, mao ang kidney, nga mao'y musala o molimpyo sa mga sobra natong ginainom o ginakaon. Tinuod ka na, mga higala. Mao kung ang tao madaot na ang iyahang kidney, muresulta kini sa komplikasyon. Dali ra kaayo mangita og komplikasyon, basta kidney na gani ang maapektuhan. Mao nang UTI, ayaw ninyo pasagdi ka ng inyong UTI, kay usa ang komplikasyon ni ana, nga magka-kidney gyud mo. Siraon niya ang ato ang kidney. Busa ang ngayon nato kini nga ampingan pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Healthy diet, inubanan sa regular exercise o healthy lifestyle. Mga higala kining Yaki Herbal Capsule, tungod sa nagkalaing-laing mga sagol ni ini nga mga higanting mga herbal nga giila nga adunay nagkalaing-laing mga sakit nga matabangan ni ini, mao ka na nga gihimo og usa, mao ka na ang Yaki Herbal Capsule nga dapat mag-inom kita makatulo sa usa ka adlaw kung wala pa kitay gibati. Apan kun aduna kitay gibati sulod sa usa ka semana, duha sa buntag, duha sa udto ug duha sa apon. Pag naalibyuhan, i-maintain na kana ang katulo sa usa ka adlaw. Kung do na kay problema sa kidney, lisod na kini matambalan apan do na ka pay mahimo pinaagi sa pagbag-o sa imuhang lifestyle. Ug sama sa among ginaingon, ayaw kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Ang sambong nga ana sa Yaki Herbal Capsule uban sa galain-laing mga herbal sama sa espirulina, luyang dilaw ug uban pa, tunaon niya ang mga bato sa imuhang kidney. Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos aron limpyuhon ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaon niya ang mga cholesterol deposits nga mao'y mubara sa flow o pagdaloy sa ato ang dugo. Maokay ni ang sekreto sa mahimsog nga panglawas. Busa kanunaya o batasana gayod ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay makatabang gayod kini kaninyo. Ayaw kaninyo itago kung unsa ang resulta niini kaninyo. Suwaye aron mapamatud-an. Mga higala, kung aduna kamoy mga testimonyo, palihog i-text sa 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Elusfa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan.
Oras sa Pilipinas, alas 5.32. Dagang salamat kaubang Lulu Iluspa sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong ihatag kaninyo. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea? Para iwas ma-scam, tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Ara sa Pilipinas, alas 5:35 na sa buntaga. Sa mga laray sa atong balitang probinsya karong buntaga. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Atong una lakbitan, giningulohang bahin sa Mindanao, gidugmok sa Bureau of Customs sa Cagayan de Oro City ang balor 50 milyon pesos nga peke ng mga sigarilyo gikan sa nasod China gamit ang road roller o backhoe dito sa barangay Mantibugaw sa Manolo Fortitia, Buginon. Ginihuman na suba ka sa consigning Denyan Dry Goods Trading Customs Modernization and Tariff Act sa dihang gipatuong Office of Furnitures ang sakay sa container vans nga minunggo sa Mindanao Container Terminal sa Misamis Oriental niadtong Setyembre 2, 2020. Miingon si VOC 10 spokesperson Angelo Andrade nga nahukman usab gini nga gubunon na araw na dili magamit sa o dili magamit o dili mabaligya sa mga tao dito sa dapit. Mismong si Customs Collector Attorney Elvira Cruz sa uga uban nila ang mga opisyales ang nangulo sa pagdugmok sa 85,000 ka mga rims sa lain-laing brands sama sa Two Moon, kining Mighty, Marvel o Royal nga mga brands sa sigarilyo ditong dapita. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Ningatak na atong siren mga panghitabo dindong dapita sa may P. Palma din sa atong probinsya. Nasa linya si Trig 11 June Villasoto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Arestado ang isang laborer matapos itong kumagat sa pain na inilatag ng pulisya sa Purok 1 barangay, dito sa bayan ng Alyosan. Ang naturang suspect na taga Villarica ay nakuhanan o nakumpirmang nakuhanan ng shabu matapos ng itong nilatagan ng
Alyosan na Municipal Police Station ng kanilang asset or pusher buyer para makumpirma na ito ay patuloy na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Dalanga ng ito ay talagang laging nasa kanilang monitoring o sa mga sa kanilang counter-checking. Sa ulat na pinalabas ng Alyosan PNP, nakilala ang suspect na isang Ryan Xiaotong Nervis alias Raprap, 30 anyos, may asawa at residente ng ng Villarica, Midsayap, Cotabato. Nasamsam sa posisyon ng suspect ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu at 500 piso mark money. Sasampahan ang kaso na kaugnay sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act itong suspect at kasalukuyan ng nakakulong dyan sa Alyosan Municipal Police Station. Samantala, isa ding lalaki na dito sa Tagamidsayap na sangkot sa pag mumulestya o yung acts of lasciviousness ang muli na namang dinabaan ng isang warrant of arrest ng isang korte. Bagamat siya ngayon ay kasalukuyan ng nakakulong sa Pigkawayan District Jail ng BJMP. Sa ulat nga na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe ng Midsayap PNP, again and again ay nagpalabas ng warrant of arrest itong sala ni Judge Lily Lydia Laquindanom, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 24 na nakabase dito sa bayan ng Midsayap para sa kasong acts of lasciviousness o paglabag sa Revised Penal Code Article 336 sa ilalim ng Criminal Case Number 21-254 na may petsyang Hulyo 5-2021. Ang naturang kaso ay nagdagdag doon sa dati ng kaso hinggil nga sa reklamo ng pangmumulestya o yung panghihipo nitong suspect na si Ricardo Kadungog Pagunsan, 43 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng barangay sa Daan. Isinilbi ang kanyang mandamiento de arresto sa obismo ng kulungan ng BGMP sa bayan ng Pigkawayan. At dahil dyan, nadagdagan na naman ng kaso itong si Pagunsan. Marami na talagang beses na inireklamo itong taong to at tila baga hindi nito mapigilan ang likot ng kanyang kamay sa usaping panghihipo at pangmumulestya. At syempre pa, hindi na natin pwedeng sabihing himas rehas dahil talagang nakahimas rehas na siya ngayon bago nadagdagan ng panibagong kaso. So yan ang latest mula dito sa Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 1, si June Villasoto nagulat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Dagang salamat kaubang June Villasoto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, ugdugang tudling sa atong taho, gikan dito sa Maykaraga region. Tinig ng Kanayunan. Isugda na sa Environment and Management Bureau, kung EMB sa Central Office Department of Environment and Natural Resources, kung DNR, ang investigasyon sa shipment sa calcium magnesium phosphate kung CMP inorganic fertilizers nga nakabot dito sa lungsod sa Caracal sa Surigao del Sur o gihimong inadlaw nga alternative cover sa landfill sa barangay Bunot dito sa nasampit nga lungsod. Kini human gihingusga ni Surigao del Sur Representative Prospero Pichay nga ang nasampit pulos kini basura ug dili fertilizer nga balor 44 million kilos nga CMP inorganic fertilizer kansa gikan sa South Korea, rason nga iya kining gipa imbestigahan. Nasa iran sa initial nilang imbestigasyon nga miabot sa maong lungsod ang gikaingong fertilizer ni adtong buwan sa Hunyo ning tuig kasamtangan kansa gipalit sa consigning nga siya Nano Platano sa corporation nga nakabase dito sa lungsod sa Cebu sa kantidad nga 33 million pesos o gidunar ngadto sa lungsod sa Caracal. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
Oras sa Pilipinas, alas 5.52 na sa buntag, samtang dugang tudling sa atong taho karong buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Kalaboso, ang usa ka barangay kagawad, human nga masikop kini og nakuhaan sa 3 million pesos nga kandidad sa gidudahang Shabu dito sa Sultan Mastura sa probinsya sa Maguindanao. Wa nagiya punting ang pangan sa nasampit nga barangay official nga gikan kini dito sa may Lanao del Sur nga nasikop sa maong operasyon dito sa barangay Tambo kun asa nasabat ang 7 ka sachet sa matud pa Shabu nga nagkandidad 3.4 million pesos. Sa usaba ka operasyon dito sa may Davao del Sur, sikop ang usa ka government employee sa bypass operation sa munisipyo sa Santa Cruz kun asa nakumpiska gikan niini ang 200,000 pesos nga kantidad sa ginudahang Shabu. Ang nasampit nga mga suspect ang karon gibalhog na sa bilangguan ug karong adlaw pagasagpao na ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga kaso nganha kanila. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.43 ang atong oras. Ulahing tudling sa atong tahong probinsyal karong buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ipailaom, sugod karong adlaw hangtod Agosto 15 sa General Community Quarantine kon GCQ with heightened restrictions ang dakbayan sa Butuan. Matod kang Mishiko de Jesus, ang tigpamaba sa LGU Butuan, gibutyag nini nga nagpagawas na og executive order si Mayor Ronnie Vicente Lagnada alang sa mga guidelines nga ngay pagasundon-sod sa 15 kaadlaw nga GCQ with heightened restrictions. Hinungdan nga padayon gihapon nga ipatuman ang color coded quarantine pass nga katulo sa usa ka semana. Liquor ban nga magsugod alas 5 sa hapon hangtod alas 5 sa buntag. Ingon man ang pag-obserba sa curfew hours gikan alas 12 sa kadlawon hangtod alas 4 sa buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Aras sa Pilipinas, alas 5.44 na sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, atong ihatag ganinyo, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Upan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o dibe, bakaw, kapayo, kanunay, bakana o MMV's Premium. Aron paspas ang pagdako, maayo ang resulta, MMV's Premium maayong magpatubo. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man na magsigigila? Gigutom ang good ni ma, wala mang good ko'y gatas. Anak, di
pagiing nga nataka pag tumara ng oleferacy. Dugay na ko nag-ingunimo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana, kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan nga nagapadede. Maunang inguna ko ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyos. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamig yun kaayo, kauno niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong TL, kini-kini-o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, yun siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal, yun siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Paro normal na yun siya. Minor lang yun ko, ug kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa ako ah. Dati, vitamin C o katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sabta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon mauna gyud ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pugo sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Oras sa Pilipinas, alas 5:48 na sa buntag. Oras sa gihatod ganinyo sa Yaki Herbal Products. High blood, diabetes, heart problem, kidney problem, at liver problem. May kaagapay ka na sa pag-iwas sa ganitong mga karamdaman. Garlic Plus, sodium ascorbate. Garlic Plus, sodium ascorbate. Taglay ang garlic extract at vitamin C na mabisa nagpapatibay ng ating katawan para labanan ang mga karamdaman. Nagpapaganda ng daloy ng dugo. Nagpapababa ng blood sugar level at blood pressure. Para iwas komplikasyon, mag-Garlic Plus araw-araw. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Oras sa alas 5:49 na sa buntaga sa mga laray sa atong balitang lokal karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Patay ang usa ka lesbian o kining lakinon ba nga babae dinha sa may Proktres sa Barangay Sangat Amlang Cotabato kagabi human gilutang sa wa mailhi nga mga suspek nga sakay niining usa ka motorsiklo. Ang biktima na ilhang si Nerissa Tababa. Sigon sa report, sakay sa motorsiklo ang mga suspek nga naka-helmet pa kuno og kininga naka-bonnet. Usa kanila ang mikanaog og mipusil nganha sa biktima. Lima ka mga samada pinusilan ang nadunggan dito nga dapita nga posibleng mipagan nga sa lawas sa biktima o nakita kining nagbuyod nagwa na kinabuhi. Sa karon, sa impormasyon nagikan sa HEPE sa Mlanga PNP nga aduna na sila ya posibleng lead nga sa motibo o ingon man nga sa mismo nga mga suspect apan nagdumili una siyang ikabutyag kini nga sa kahanginan samtang karon galigid pa ang ilang imbestigasyon. Sanglit gipasalig nini nga dako ang posibilidad nga ilang maresolba gilayon ang nasampit nga krimen. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5:50 na sa buntag. Samtang sa laing bahin, duha usab ka kinabuhi ang nakutlo ni adtong adlaw nga Sabado human usab na hitabo kining usa ka vehicular accident dito sa may Davao Cotabato National Highway. Bugto ang kinabuhi sa duha ka mga kolektor sa usa ka lending company nga sakay sa usa ka motorsiklo human kini nga masungag sa usa ka truck dito sa may Davao Cotabato Highway, partikular dito sa may sitio Flortam, Barangay Batasan Makilala. Nailhan kining mga namatay nga mo si Arson alias Dodoy Indigo Bakarisa, 30 anyos kini, taga-Porok Bayabas, o si Rafi Ratilla, pulos o taga-Porok Mangustino Sab, pulos mga residente sa Barangay Linangkob dinhi sa Dakbayan sa Kinapawan. Sigon sa investigasyon sa makilala PNP Traffic Division, paingon sa Davao City ang trailer truck nga gimanihuan ni Dennis Villegas dihang aksidente matud pa nga nibunggo o nagkasungag kini nga duha ka mga sakinan
nga gisakyan usaban niini nga maong mga biktima kini nga motorsiklo ning sungag nganha sa truck o sa unsang paagi kini nahitabo ha. Nahitabo kini nganha sa Picas Lane sa highway o dito sa may City of Lortam Barangay Batasan makilala na guyod pa kuno sa abot 20 metros kining mga biktima nga on the spot na bugtuan sa ilang kinabuhi. Sigon sa mga residente nga kuno may buksikad kining unahan nga ligid sa motorsiklo hinungdan nga nibunggo kuno kini nganha sa kasungag ni ining truck. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa PNP o kining maong driver sa truck ang voluntaryo sa mga mitahan nganha sa mga otoridad sa makilala PNP. Alas 5.52 ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Sa laing bahin o dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, karong adlaw na opisyal nga mag-abli kining RT-PCR testing sa bagong molecular laboratory dinhi sa probinsya sa North sa Cotabato ang nahimutang din sa Maimlang District Hospital. Gihatagag pagtataw karon sa Provincial Interagency Task Force COVID-19 dinhi sa probinsya sa Cotabato nga libre ha ang RT-PCR test sa dungan ang pag-abli niining bagong laboratorio dinhi sa atong probinsya. Sigon sa taho, ginahanay pa nila ang mga mahimong guidelines sa karon alang sa prioritization sa pagdawat nining RT-PCR test nganha sa mga probinsya apan gipaniguro niini nga mamahimong prioridad alang sa testing kadtong adunay mga sintomas nga pasyente, mga bantay o kining mga watcher nga close contact sa usa ka pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 o mga high-risk healthcare workers nga nakitaan sa mga sintomas. Ginatunan pa usab karon ang uban pang mga guidelines alang sa special request sama na lamang sa mga papahawa ng mga OFWs o mga individual nga adunay essential travel sa pagawas dinhi sa atong probinsya. Samtang fully operational na o pasado na usab ang fully automated nga RNA separator kining kadtong usa ka refrigerator ano nga kaya nga mo dawat nining bag-ong mga Pfizer vaccines sa dinhi sa probinsya o ingon man kining biosafety cabinets o high efficiency particulate air o kining HEPA filters kining nasampit usab ang kuan equipment ang unang donate sa Energy Development Corporation o gawa sa EDC gawa sa provincial government nga nahatagan niini pinaagi din ha sa Maimlang District Hospital ang City of Kidapawan nakadawat usab sa sama gihapon nga donasyon no hinabang gikan sa EDC particular dinhi sa ginaandam karon nga testing facility usab dinhi sa Dakbayan dinhang dapita sa may barangay Nuangan Kidapawan City ingon man kining pag dulhong niining bagong mga refrigerators no next month hopefully aduna kunoy madugang pa nga bagong refrigerators nga kayang magcater nining ubos nga degrees kining gibugnawon nganha sa nga labaw nga gikinahanglan alang sa kining Pfizer vaccine aron nga mahatagan og Pfizer brand sa bakuna ang probinsya sa Cotabato particular dinhi sa Dakbayan sa Kidapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:55 ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin padayon karon ang imbestigasyong ginahimo sa mga otoridad kalambigit niining managlaing insidente sa pagpamusil dito nga dapita sa may managlaing insidente sa pagpamusil sa lain-laing mga dapit din sa probinsya ni adtong Milabay nga adlaw nga Biyernes na itabo kining insidente dina sa may area sa Arakan din usa ka negosyante ang napagan o namugtuan gayod sa iyang kinabuhi samtang laing insidente usab ang sa shooting incident ang nahitabo dinhang dapita sa may Pikit North sa Cotabato diin na unang nanahimong unang nabugtuan sa kinabuhi ang biktima og target nining nasampit nga suspect apan tungod sa sayo nga pag-responde sa mga otoridad bugto usab ang kinabuhi sa mismong suspect o kining gunman samtang ang investigasyon usab karon sa laing insidente dinhi sa Kidapawan City ang padayon pang ginaimbestigahan no kining pagpusil patay sa usa ka
lead man dinha sa may Dole Eastern Field kung nahitabo o nakitan dinha sa may Lower Manungol ning Dakbayan sa Kidapawan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.57, karon natong siren ang mamahimong dagan sa panahon gikan Pag-asa DOST. Ana sa linya si Alvin Bautista. Tinig ng Bayan! Weather Update! Weather Update! Magandang umaga rin po at isang matiwasay na araw ng Lunes sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Kaninang alas 3 ng madaling araw, mayroon po tayong namataang tropical depression. At based po sa lahat ng available na data, ang tropical depression na ito ay nasa layong 2,195 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Meron itong taglay na lakas na hangin hanggang 45 km per hour sa bandang gitna at pabugso naman hanggang 55 km per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala, southwest monsoon naman po ang nakakaapekto sa buong bansa at sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Coronadal at mga karating bayan ito ay makakaranas pa rin po ng malinsangang panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katampaman mula timog kanluran na may banayad hanggang katampamang pag-alon ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 hanggang 35 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5.37 ng umaga at aasahang lulubog mamayang alas 6.02 ng hapon. Mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Alvin Bautista. Tinig ng Bayan, Weather Update. Weather Update. Daghang salamat gaubang Alvin Bautista gikan sa Pag-asa DOST. Samtang subling nagpahinumdum garon ha, ang Interagency Task Force sa North sa Cotabato Kalambigit nining nagkatagaron nga impormasyon sa kuno ipailaom sa lockdown ang pipila ka mga dapit dinhi sa probinsya. So way kamatuoran kuno kini gikan sa IATF Cotabato o gamutuo lamang nga nasa mamahimong opisyal nga statement gikan sa IATF Cotabato o pipila ka mga opisyal gikan sa Cotabato Provincial Government o galikayan na kuno usab ang pagkataga niini aron usab nga dili makahatag o alarma nga nasa daghang individual kun mulupyo dinhi sa atong probinsya. Alang sa inyong mga mulo o mga concern ha, ipadangat lamang kana sa 09500-272712 atong sublion 09500-272712. Samtang sa dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga gipaniguro usab karon sa mga health officials sa in Cotabato nga matugunan gayod og matutukan ang malnutrition rate no dinhi sa atong probinsya human nga nitapos ang nutrition month niadtong milabay nga adlaw nga Biyernes kana ang nanahimong mensahe sa ginpadigay nga culmination na program usab sa nasambit nga selebrasyon nga gipangunahan sa Cotabato Provincial Government og ilawom gini sa Integrated Health Office sa probinsya sa North Cotabato ning kasamtangan miya taas matud pa sa 5.20% ni adtong 2020 kumpara ni adtong 2019 nga anaa sa 4.12% lamang. Hinungdan nga sa karon na padayon ang ilang pagtutok nga sa mga kabatan-unan o programa nga mahatag usab nga kaayuhan nga naa kanila ug mga paniguro nga anaa sa himsog nga panlawas ang matag kabatan-unan na dinhi sa probinsya sa North sa Cotabato. Alas 6 na impunto ang atong oras, wa na kita igong oras atong pagpanag-uban karong tagna ha. Oy, sa tanang mga nag-birthday karon, happy happy celebrations kaninyong tanan. And happy happy birthday kay Enrico Jalea din ha sa may Barangay Pulang Lupa ah, sa Jalea ba ni pagbasa ni o Jalea o Jalea family maayong buntag usa ka pagtanim tamyaw gikan kang Amalia o Riza May Jalea din ha sa may Barangay Pulang Lupa o gikan usab kay Febs and kay Ate Virginia o maayong adlaw kaninyo og happy happy celebrations nga na sa mga tanang nag birthday karong adlaw. Wala kita igong oras atong pagpanag-uban hangtod sunod higayon
ug mga adlaw subli gitang magdunganay. Mosulod na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgotanan karong buntaga. Daghang salamat sa inyong paguban. Atong partner nga si kaubang Grace Kinesity 43 Jan Andrew Tabugok manamilit kaninyo ug magaingon. Ang nagpakabanang katawhan mo ay matawag dalungan sa marambuon nga kadiling ban. Maayong buntag kanatong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Ang tao matingala kung anong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pagamping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom og Yaki Herbal Capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-an nato, yaman ang kalusugan. Ingatan. Ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City beside Avon. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Padayon ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras alas 6:02. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Lunes na kita. Dos na paspasa no sa bulan sa Agosto 2021. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatubikan ng atong programang Tinig ng Bayan. Og pipila lang sa atong mga hisgutanan na mga katinig. Ato agyapon na ginasubaybayan no kining mga kaso sa COVID-19 dili lang diri sa tuang nasod, sa tuang sa tibuok kalibutan og diri po sa tuwa syempre no. Pero bago di ana dunay mga insidente nga nagakahitabo, mao nay atong nga dapat pud nga bantayanan. Adunay usa ka tomboy no, lesbian ang gipusil kagabi diha sa may Mlang Cotabato, kung diin na dead on the spot ang naasoy nga biktima human kini gipusil no sa riding in tandem assassin sa may Purok Tres Sangat Mlang ang biktima. Oo. Oh.
Ang naasing biktima mga katinig gagiluthang no sa riding entante masasen o gisiguro gyud nga mapatay ang biktima usa ni sibat ning naasoy nga mga suspitsado pastilan. Og sunod-sunod ang mga aksidente usab diri sa probinsya especially diya sa may makilala Cotabato no. Samtang sa pika sa bahin mga katinig katong ato ang hisgutanan nga pag monitor sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Cotabato na ana sa 579 no. Taas na og ang atoang aktibong kaso unya nakatala kita karon og 38 ka mga naayo og naapod sa 70 ang bag-ong kaso. Ang usa sa mga ginakadlukan karon mga katinig kining Delta variant sa COVID-19 dito sa Cagayan de Oro City kung diin na kini isa sa mga lugar sa Mindanao ang adunay pinakataas nga natala nga COVID-19 na Delta variant no. Nihangyo na dito ang ilahang mayor nga magtinabangay ang mga katawhan para mabatukan kining Delta variant sa COVID-19. Unya dito po sa kauluhan nagatuo ang Octa Research nga nanay posibleng local transmission nga posibleng musipa usab ang kaso. Mao ni mga ginapangandaman karon unsa makaanda mga tuang mga local government units, unsa kaanda mga tuang mga health facilities. Mao ni pinakaimportante sa tanan unya kay nagatuman naman kita sa mga health protocols no. Mao nang mas doble kayod gyud ta og dapat paspasan pod sa tuang LGU ang pagpahigayon og mga vaccination roll out program kay tungod ang DOH o ang National IATF magpadala og bakuna kung paspas pod ang pagbakuna sa mga LGU. Dunay dugang mga supply sa bakuna ni abot gahapon diri sa Soccsaryen region. Ang probinsya sa Sultan Kudarat nagpagawas na og kamanduan executive order alang sa pagpatuman sa extension no sa general community quarantine. Kita diri sa probinsya sa Cotabato unsay plano kay atong nahibaluan nga hangtod extended ang GCQ hangtod sa pitsa 15 niining bulana. Ato ka lang klaruhon mga katinig kauban nato karong buntaga si Governor Nancy Katamco. Gob maing buntag si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, maing buntag Loy, ang maing buntag sa tanan nga nagapaminaw sa imo programa. Oo. Gob, gusto lang naman umasayran tungod kay extended man ang ato ang GCQ sa probinsya. Unsay plano karon? Aduna ba'y kabag-uhan sa atong gipatuman ni atong nilabayang bulan sa Hulyo o unsang inyohang plano karon Gob? Yeah, the same, no? The same ang atong guidelines sa ato ang GCQ except that natay gamay nga gi ato ang gipa amend no nga katong mga sa gym na at least they accommodate 30% capacity of their capacity and they can accommodate those who are fully vaccinated no. So mo lang na sa ato ang gipa amend because we understand na kinahanglan po jud nato ang ato ang para to boost our immune system at least we encourage everyone na mag-exercise no. So isa na siya sa ato ang gipa-amend para mas ma-encourage nato ang ato ang mga katawhan. Dili lang sige face mask, dili lang face shield, dili lang social distancing, but also to exercise kasi that's the only way also. That's one of the ways no na we can also boost our immune system. So kada na siguro ato gipa-amend, aside from that, everything is just the same. Ah, okay. Kay ang sistema sa unang mga kamanduan gob no sa kada gym 30% pero dapat mo sunod sila sa minimum health standard pero doon ako yung mga nakita sa mga gym kay naga-gym ang punta panagsa ginhawa nilang face mask kay tungod samok do dili ka ginhawag tarong kini kung adunay mga ingani nga violation na gob unsay pwedeng mabuhat na to ni ani. I think sa gym dapat na sila ibutang din ang mga yung air purifier ba lang kaya at 30% dili ka aircon open lang no open lang no kang kuan dili aircon tapos layo mo wala problema na basta wala aircon ayaw mo mag aircon pag na so dapat po da unsa tawag ani gob ang ventilation importante kaayo ventilation open yes unsa ka andam pod karon ang ato ang provincial government dire sa
banta sa Delta variant dito sa Cagayan? Medyo nabalakan na si Mayor Moreno tungod kay nagasaka ang variant, no? Then silingan nato sila, ang ilang mga mulupyo muagi diri sa tuang backdoor, especially ay diri sa may atuang boundary sa parte sa may Alamada o Gabanisilan. Unsa ka prepara ang ato ang mga facilities po, Gob? I'm telling you, kaning atong COVID, wala ni isa diri nga prepared. Wala isa nga handa. Not even mga, even US, they're not even prepared for this, no? So, ang atong himuon ani, yes, we have our facilities, pero dapat ang himuon din ani, ang tanang katawhan ang mag-participate, no? Ang tanang katawhan ang mag- disiplina sa sarili, dili kay ang gobyerno lang ang naay responsibilidad ni ani. Correct. So wala handa ani, kasi handa. No, not even the rich country. So dili ta maghinambog na ready ta ani, because nobody is ready for this, no? Ang ato mang vaccine is not even perfected yet, but this is just given for emergency purposes lang, no? Kay tungod ani COVID. So no one is ready for this. Exist that ang tanan dapat na katawhan ang mag-participate, ang magdisiplina sa sarili, kaon og tama, kaon og gulay, mag-exercise, matulog, as much as possible. Ayos, hindi sa pong gathering, no? And just wear your face mask. Wear your, magkuanog alcohol kung naa sa gawas, matupalengke, human na malengke, mag-alcohol habang nag-akuan din, ha? That's how we have to be ready. It's not the facilities, Lord, kay dili lang COVID ang ginatanaw karon sa mga facilities na sa tuong health, kay daghan pud karon ang mga sakit pa. Correct. As much possible, we encourage our people to na magdisiplina mismo sa ilahang sarili. Ang isa ka problema gani karon, Gob, daghan ng mga kaigsuunan nato nga aduna na mga dating balatian ang hadlok madtong ospital tungod lagi ni ang bahads COVID. Yes, at least kita karon diri sa probinsya, yes, nag-open na itong molecular laboratory, no? At least mas basta itong RT-PCR. Kung ikaw na ay symptoms, na at ka sa hospital, dili na maghulat kung kanusa din po ka mubayad, kay naan naman tay RT-PCR, libre ka na, no? Diri sa tuas sa probinsya. But of course, we do not encourage everyone maging kumpiyansa, no? Even how ready our facilities, still, ang katawan ang dapat ang mag-ready sa ilang sarili. Muna, ang gusto na to encourage everyone, no? Especially media, we encourage everyone to discipline themselves, no? Dili magkumpiyansa. Bisag unsa ka maayo ng facilities, kung ang immune system ni mo, dili maayo, cremate ka pagkahuman sulod ka sa hospital. Pero kung sulod ka sa hospital, na ang imong immune system makatabang ang hospital, makasupport lang, no, ang tambal sa imuha. Pero kung ang imong immune system mismo is wala na sa wala, dili makatabang ang hospital nimo. Gob, unsa po yung update dito sa atoang ginapatukod nga hospital diri sa probinsya? Isang hospital, I mean ang katong-atoang provincial hospital po nga ginadevelop po karon. Unsa na i-update dito sa mga kagamitan ini? May mga kulang-pulang gamay, but soon ato na siyang magamit na siya, no? Gamay-gamay na lang ang kulang, then I'll ask Dr. Rabaya kung the timeline for that, kung kanus agyod, para sure kid. Oo. Gob, salamat yung kayo sa gayon nga gihatag nimo ni atong programa. Nalipay mi nga gitagamin nimo og time, at least naklaro, no, ang mga dugang ay patuman dire sa ato ang GCQ. Okay. Thank you so much po. Si Cotabato Governor Nancy Catamco, at so mao na ang pinakaimportante sa tanan mga katinig ang pag-amping regyon da kanunay, no. So, niadtong nilabay nga adlong Huwebes sa giablihan na sa katawhan ng molecular laboratory diya sa Mayamlang District Hospital, og kini libre. libre sa mga pobreng mga pasyente. Pero kung giklaro man ni Dr. Rabaya nga kung ikaw moadtulag Manila, kinahanglan ni mo gamukog negative RT-PCR test, dili ni siya libre, no? Ang libre alang lang dito sa mga suspected personality
nga posibleng natakdan o carrier sa virus sa COVID-19. Aparte kini sa ginapahugot nga contact tracing, no? Kay para importante mangod mga katinig, mas importante ang RT-PCR kaysa dito sa antigen test, no? Kay ang antigen test kini dili mangyud 100% nga iyahang ihatag ang tinuod nga sitwasyon, no? Kung ikaw ba positive o dili sa virus. Ang RT-PCR test gyud maka paniguro kung unsang imong sitwasyon, kung positibo ba o dili sa virus. So dako kini tabang, no, aron na pagtino sa mga carrier sa virus. Kasamtangan mga katinig, itong nilabay nga bulan, ang atua nagapailawom kitag RT-PCR test sa Davao pa, no? So mo nang tanaw nimo ang data, always late, no? Di nimo balaan, abi nimo karon ra nahitabo dugay na diay, no? Pila naka semana, pila naka bulan. So karon naga-expect kita tungod niini, paspas na pod ang pagpagawas, no, sa datos sa IPHO. Sa pinakaulahing datos gipagawas kagabi sa IPHO mga katinig, didto sa 70 ka mga bag-ong kaso nga natala, ang pinakadaghan na apagyapon, no? Ang pinakadaghang aktibo sa kasamtangan ang Kidapawan City Gyapon, pero at least ninaog na. Nitong nilabay si Mana tag 200 plus, no? So sa kasamtangan 151. Sigon sa gipagawas nga datos sa IPHO, 151 ang kasamtangang aktibong kaso diri sa Kidapawan City. Unya ang nisunod niini ang Midsayap nga adunay 106 nga kasamtangang aktibong kaso. Ang nakanindot lang di sa may Antipas, no? Pero last week zero sila, karon doon na isa, no? Mo nang importante gyud kaayo ang kanunay nga pagsunod sa mga katawhan diri sa ginapatuman, lalo na sa health protocol. Dito sa mga bakunado na, kinahanglan pagyud mas muamping pagyud na kanunay, no? So manay pinaka-importante sa tanan. Alas 6:17 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Gawas sa atong ginahimong healthy lifestyle, uban ni Ana, no? Good news para sa mga gymers. Mga naga-gym kay at least, no, dito sa gamay nga changes sa ginapatuman nga executive order, giluagan gamay ang mga gym, no, mga fitness gym diri sa probinsya sa Cotabato, gitaas og 30% ang iyang capacity nga kinahanglan pod mutuman gyud, no, ang mga naga-gym sa mga health protocol. O kay ang uban mangod mga na-gym sigun sa akong mga observation mga katinig, o kay dugay wa magkita o gimingaw, makigistorya, wala na face mask, wa gasulubog face shield o face mask lang importante gyud, no. Unya ang ilahang singot pod mo nang dapat ang mga gym kinahanglan gyud magpatuman pod og ilahang patakaran, no, paon sa malikayan kining virus. O dapat ana ang isa sa mga patakaran dapat doon na mo'y kaugalingong towel nga dalon, no, kay para ang inyong singot dili mo pulit dito sa bench, no, ang inyong ginagamit. O dili mo pilit dito sa dapat naka-gloves pod, no, para dili mo pilit ang inyong mga hugaw dito sa bakal o sa mga kung sa pang ginahawiran ninyo diha. Okay, tungod ginapagawas nimo ang hugaw sa imong lawas, unya wala kay kaugalingong gamit, mao na dapat nga bantayan sa mga gym owners, no, para dili mo kalat ning virus. Alas 6:19 ang pagtumarpod sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw makatabang aron mas muligon ang imuhang pangdepensa.
Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit maasa niya. Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor. Ngano daw nga inigatipan na ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuhong ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muapag spag asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:24 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na atong programang Tinig ng Bayan. Giaprubahan na no sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF.
ang duha ka mga pagbago sa quarantine na protocol sa para sa COVID-19, no? Sumala sa resolution number 130-D. Agi pamub-an sa IATF ang detection sa isolation interval sa dili munaog sa lima ka adlaw, no? Kay una nang gipamahayag ni health spokesperson Maria Rosario Vergeri nga naasa 6.3 days para sa ma-detect, no, ang og ma-isolate ang mga kaso sa COVID-19 sa national level og nasa 7.11 ang ginahimo nini nga isolation. So tungod ini paghimuon ang active case finding sa tanang area, ang tracing sa close contact sa suspect, probable o confirmed cases, no, sud sa 24 oras human nga ma-detect ang kaso o dayon pagpailawom sa quarantine o testing sa mga kaso sa mga close contacts o RT-PCR testing ngadto sa mga nag-negatiba sa rapid antigen test. So mao ni siya ang usa sa mga lakang ginapahigayon na karon samtang sa pika sa bahin mga katinig dito sa ato na mention gani ang Cagayan de Oro City na nawagan ng LGU sa katawhan nga magtinabangay para mabatukan kining Delta variant, pero gipamahayag uta usab sa Octa Research nga kung diin mga katinig sigon ni Professor Guido David nga sa 300 nga mga bagong kaso sa Delta variant sa tibuok nasod, posibleng aduna nay nagakahitabo nga local transmission, no. Nasabtan usab niini nga ang Department of Health wala pa nakakita og community transmission, pero tungod sa ilahang ginabasihan nga sampling sa mga datos, posibleng aduna nay nagakahitabo nga community transmission. So sumala ni Governor Katamco, walay nakaprepara ni ini bisan pag mga dagko nga mga nasod dito sa Amerika mga katinig, gipabalik og pa face mask, no, ang mga katawhan bisan pag bakunado na, hilabi na dito sa mga lugar nga ubos ang ilahang dunay ubos nga mga area ang naihap sa mga nabakunahan kay tungod nakasulod na gyapon ning Delta variant. Sa Thailand gidungagan pa ang mga lugar nga gipailawom sa lockdown. Oo. Dito sa Indonesia, ay grabe po na mga nangamatay dito tungod ning Delta variant sa COVID-19. So diri sa tuwa, naga-expect kita nga mas daghan pa ang mabakunahan tungod sa pag-singabot ng mga bakuna, no. Kagahapon adlaw dunay niabot nga dugang nga bakuna, kung diin gina-expect nga maapod-apod og tarong ang naasoy nga bakuna aron mahatagan na, no, og bakuna mga katawhan. Naasa 108,800 vials sa Sinovac ang niabot kagahapon alang sa Region 12. Ang problema ron sa Cotabato City, ang mga tao, hala, grabe, murag dili pod malikayan ang mawalang physical distancing sa mga vaccination site, no. Kay gusto lagi katong Johnson & Johnson may mapabakuna sa ilakay, kausa lang katurok. Unya, dunay kamanduan ng DILG nga magdugang og mga tauhan sa PNP, no, aron na mag-control sa crowd sa mga vaccination na areas. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa mga paglantaw nini sa itong mga ekonomista og mga sa akadem, unsay ilang nakita nga sitwasyon karon ni ining bahad sa Delta. Si Professor Ramon Bilino Jr. itong kauban. Prof, good morning. Yes, magdamaga din sa lahat ng mga nakikinig. Oh, yung situation ngayon na nakikita ho natin dito sa ating bansa, marami nang gustong magpabakuna. Dati-dati maraming natatakot, ngayon ay nag-uunahan na sa mga vaccination hub. Pero yun ang problema, kulang pa rin tayo ng supply. At dala pa ng banta ng Delta variant, nakita ng ating mga kababayan kung gaano karami ang mga namatay doon sa India at dito sa Indonesia. Ngayon, ano ho yung nakikita ho ninyong sitwasyon na nakapasok nitong variant, Delta variant sa ating bansa, especially dito sa Mindanao?
Yeah. Actually, ang ano, Delta variant lang naman, ang nakikita ko lang na difference niya with other variants is mas mabilis lang talaga siya makakawa. Mm. So, it's a matter of seconds, no? Na dumaan lang yung may, ano, no, yung infected ng Delta variant. Mahawaan ka na, no? And parang airborne na siya, eh. So, ang ano nito, ang tinitingnan natin, hindi naman siya mas, ano, hindi siya deadlier, no? Yun lang nga, nagkakaroon lang ng impression na deadlier siya kasi maraming namamatay. Mm. Ang reason kung bakit maraming namamatay, kasi maraming nahawaan at hindi na kinakaya ng healthcare facilities na i-accommodate lahat ng mga na-infected ng virus. Hindi lang yung Thailand, Indonesia may problema ngayon dito sa Southeast Asia, no? Medyo malaki-laki rin yung problema ngayon sa Malaysia, no? Ngayon, nagmamonitor tayo. It seems like yung nangyari sa Metro Manila nangyayari sa Malaysia ngayon, no? Yung nasa sasakyan na lang yung mga pasyente at hindi na ma-accommodate ng mga ano ng mga ospital, no? At doon namamatay kasi nga hindi na accommodate. So, actually ang preparation ng talaga natin pareho pa rin, no? Kung naka-maintain lang tayo ng health strict protocols na yun na physical distancing tapos double mask na, no? Kasi mas ano eh, mas matagal sa ere ito, okay? Saka yung ano, no, tama yung vaccination, although yung vaccination kasi ang ano lang talaga niya is hindi lang gagrabe yung sakit mo. So although pwede kang kapit ka ng virus pero hindi na siya lalala, so hindi mo na kailangan ma-hospital, so hindi ka na magdadagdag pa doon sa mga pumipila sa ospital. So ito yung ano na lang ang tinitingnan natin, no, vaccination and then implementation talaga ng health strict protocols. Kasi kung kahit na may Delta variant ka, kung nakamask ka naman at wala ka namang kalapit, eh hindi ka rin makakahawa. Yun lang ang talagang problema sa Delta variant is napakadali niya. Ano, ang isang tao yata can actually infect more than 100. Grabe. Yung ano, no, yung sa ilang segundo lang na dumaan ito sa isang mataong lugar? Yeah, exactly. Kaya ano, yun yung kasi sabi na deadly daw. Kasi nga, kung ito ay ikaw, Delta variant carrier ka, tapos pumasok ka lang, for example, sa isang room, no, na sabi na natin may 20 person at ikaw nahawaan mo yung 20 person, and can you just imagine kung yung 20 persons na yun pumunta sa kanilang bahay at community, di ba? So ang bilis talaga mag-spread, no? Kaya nga medyo ano, alarming itong tinitingnan natin na percentage ngayon. Although nasa 8,000 pa tayo, pero kung titingnan natin, no, dati ang Pilipinas nasa 11% lang umabot pa nga ng 15 yung positivity rate. Ngayon nasa 16% na. So medyo ang Davao region, bumaba na tayo as low as 14. Ngayon nakikita ko nasa 18 na naman. So ibig sabihin, no, mas mataas yung positivity rate natin. Ibig sabihin, the more na nagte-test tayo, the more na nakikita talaga natin na may maraming tao nagpa-positive. Yung bang pagsusot ng face mask, alam natin ito'y protection, no? Pero halimbawa yung isang infected ng virus, nagsuot na siya ng face mask, dito sa Delta variant makahawa pa rin ba siya o hindi na po? Basta proper yung ano, proper usage ng ano ng face mask. Hindi naman siya, kasi yung ang ginagawa kasi natin, minsan binababa natin doon sa may leeg na medyo exposed yun sa ano, eh. Exposed na yun sa virus. Tapos pag inangat mo, papasok doon sa tapos ang mga Pilipino din masyadong nagtitipid, no? Alam natin, no, guilty to, nagre-recycle tayo. nagre-reuse tayo, no, ng mga face mask pag ginamit natin. Ah, okay pa naman 'to, so ilalagay natin. Tapos ang ito pa nangyayari sa bahay, sinasabit natin sa isang lugar kung saan doon din sinasabit ng iba nating mga kasama na sa bahay. So, ganun pa rin, magkakahawaan at magkakahawaan pa rin. So sabi nga natin, no, may mga ano talaga, may mga ginagawa tayo, no, na usual na everyday na sa tingin natin hindi siya sapat, no. So nag-face mask na tayo for only para lang ano, sabi natin na nagsumusunod tayo sa health protocols, pero mali naman yung ating pamamalakad, no, sa pagsusuot ng face mask, of course, no. Tapos yung paghugas ng kamay na hindi pa rin natin na ano, kasi yun, kahit na naka-face mask ka, pero yung kamay mo naman, no, kung ano yung mga hinawakan, tapos biglang maghahawak ka sa yung mata. Yun din yung problema. Kaya nga sa Pilipinas lang merong face shield, no, required yung face shield. Ang problema, tinataas naman nating face shield tapos maghahawak naman tayo sa ating mga mata. So yun din, medyo ma-infect ka pa rin. So sabi ko nga, sayang, no, na we've been doing this, no. It's really very uncomfortable on our part, no, pero hindi pa rin siya effective kung hindi naman natin ginagawa ng tama. Ano lang eh, compliance lang ginagawa. Basta meron lang para makalusot.
Yeah, tapos yun pa, no, na medyo mga nagre-reklamo ngayon. Like for example, no, yung sa mga sasakyan or sa mga establishment, mainit daw. Mm. Tapos eh, papasara, bubuksan yung aircon. Eh, doon nga kakalat yung virus kasi umiikot lang yung ano, umiikot lang yung air doon. So mas maganda ngayon, no, open air, no, para at least kung meron mang ano infected, hindi ano, no, hindi mataas yung possibility na iikot lang din yung ano, yung virus particles doon sa lugar. Doon sa paghanda ng ating gobyerno sa mga health facilities, may mga nakita ho ba kayo, Prof, na posibleng kakapusin tayo ng mga pasilidad na naman? Yeah, actually, itong Metro Manila yung medyo problematic kasi very populated sila eh. No? Tapos itong Metro Manila pa is connected din sa mga populated na lugar tulad ng Batangas, Cavite, Pampanga. Magkakatagayin ka lagi tayong NCR Plus. So, ang nakita ko na nag-prepare naman yung Metro Manila, although yun na nga, no, kung wala talagang implementation ng health protocols, we could not really, ano no, imagine yung dami ng tao na pwedeng ma-infect at yung dami ng tao na pwedeng isugod sa ospital. Yun yung hindi talaga natin ma-imagine right now, no. All we have to do, no, ang pwede natin gawin, no, is to ano, hope and pray, no, na hindi na tataas pa. Kasi nga kung sabi nga natin, no, kung tataas pa at matulad tayo sa Indonesia, India, ang pinakamalapit talaga, no, na nakikita ko na possibility yung mangyayari ngayon sa Malaysia, no. Na nangyari na rin sa atin, if you remember, no, I think this year lang, yung sa Manila, no, na talagang hindi na ma-accommodate. At doon nagsimula mang triple digit yung ating ano, yung mga namamatay araw-araw. Kaya so, ito talaga yung medyo problema with the Delta variant. Hopefully, ang ano lang, ang takot ko lang din kasi Metro Manila yung nakikita ko yung preparation. Oo. Pero dito sa mga provinces, alam natin, very limited. Ayun ang malaking problema. Facilities, yun talaga yung problema. At saka kulang na rin ang ating maliban sa pasilidad, yung ating mga doktor, mga health workers natin. Kung titingnan mo ang datos araw-araw, maraming mga healthcare worker ang tinatamaan ng virus. Yes, no, tsaka na rin, no, napapagod na rin sila kasi almost more than a year na pala, no, more than a year na yung kumaga sa atin naka-red alert na sila. So ibig sabihin, no, they are working more than their capacity, and syempre, no, mga tao lang din yung mga yan, no, napapagod din yan. So I think, no, napapagod na rin sila eh. So, at kung napapagod sila, nagkakasakit na rin sila. Prof, maraming salamat, ano, sa panahon at impormasyon na ibinahagi mo sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, magandang umaga, more power, God bless, stay safe pa Thailand. Thank you so much po. Si Professor Ramon Dabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Ang sulti sa Department of Health, mga katinig, katong niabot nga dugang ang mga bakuna, nga 108,800 vials sa Sinovac, no, ipang-apo na po ni karong simanahuna sa gilain-laing mga vaccination hubs sa tibuok Sok Sargent region alang kini sa A1 hangtod sa A3, no. Sinovac, murag ginadili kayo. Daghang gyud choose ang tinuod niya ng mga katinig kay katong uban nga natagaan og Johnson & Johnson. Mas gusto nila maupo tong ilang ibakuna sa ilaha, no? So dapat dili ta maging choosy kay kung sa available mao na tong dapat ang tuwang ihatag sa tuwa, no? Kay mas maayo na nang naa kaysa wala. O kay lisod na kayo, mamili ka, magpaabot ka pa nga moabot ka tong Johnson & Johnson o Pfizer ba diha. Unya mukha makasulod na, mukuyanap na ni si Delta variant, awa kayo kay pang protection, no? Mas maayo na nga doon ay protection. Dilipod mo't pasabot nga nahatagan ka nagbakuna, dili ka na magka-positibo pa. Oo. Daghan akong mga nakaila nga na bakunahan na ang nag-positibo usab sa virus. Katulang anak kanindot, kay malikayan ang katong mga grabe, no, nga kahimtang tungod sa komplikasyon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:38 na ang atong oras.
Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na iya Yaki pod niya oil nakaron niya basta nang taw nabuskos na entawon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na, kasi lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:40, iunang atong oras. Dawat kitag report sa itong mga kaubanan na duha ka kolektor sa Osaka Lending Company. Patay human na midasok sa Prime Mover truck ang gisakyang motorsiklo samtang barangay kagawad hug kauban ini dakpan usab sa drug bypass operation. Atong sayron ang dugang detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig Teresa Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. May buntag ka, Lizel. May buntag ka, Loy, o siyempre sa mga sinitig paminaw. Patay ang driver o ang angka sa motorsiklo human aksidente gibangga o gibanggaan sa kasugat sa Prime Mover truck alas 5:04 na sa hapon kaniadtong adlaw ng Sabado sa National Highway sa Sitio Fortam, Barangay Batasan, Makilala, Cotabato. Giila ang driver sa motor nga si Arton Bacarisa, 30 anyos o litawo, samtang patay usab ang angkas ni ini nga si Rafi Ratilla, puro mga kolektor o parehong residente sa Barangay Linang Cove, Kidapawan City. Sa migawas ng investigasyon sa makilala PNP, gikan mga pagpas sa Davao City ang mga biktima sakay sa Honda XRM motorcycle sa dihang aksidente kining gibanggaan sa kasugat nga Prime Mover truck gikan sa Picas linya sa Maong Highway. Hinungdan nga na dasok sa ilawom sa truck ang motorsiklo ug naguyod pa kini. Nakaangkon og bali sa tiil ang usa ka biktima samtang nalagpot usab ang usang nga mauy hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, anaana sa makilala PNP ang driver sa maong truck na si Dennis Tanduyan Villegas, 31 anyos nga taga Davao City. Samtang sa uban pang balita, nasikop sa mga agents
sa Philippine Drug Enforcement Agency, BARM, ang duha ka mga suspect sa drug buybust operation sa Narciso Ramos Highway, Barangay Tambo, Sultan Mastura, Maguindanao, kaniadtong Hulyo 30 sa hapon. Gila sa Padaya BARM, ang mga dinakpan nga sila Farhan Ibra, 29 anyos, Incumbent Barangay Kagawad sa Ginaupan, Tamparan, Lano del Sur o kauban niini nga si Alinor Taurak, 30 anyos, residente sa Barangay Puna, Marantao, Marantao, Lano del Sur. Nasignitan ang mga suspect og balor 3.4 million pesos sa gituuhang Cebu nga gikustodiya na sa Padaya BARM hasta ang gimaneho nilang SUV. Mitabang sa malampusong operasyon ang tropa sa Sultan Mastura MPS, RHPU BAR o Maguindanao Police Maritime Group. Magatubang o kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga dinakpan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig Trece Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:44 ang oras. Dagang salamat kay Lizel. Formal na nga ni Assum isip 56 no nga EFP Chief of Staff si Lieutenant General Jose Faustino human na nagretiro sa serbisyo si retired General Cirilito Sobihana nadtong dinabayng Hulyo at 31. So bago ang appointment ni Faustino isip mao'y pinakataas nga leader sa natahang lakas ng Pilipinas, siya ang kasamtangang commander sa bagong gi-create nga Joint Task Force sa Mindanao, no? So human ang iyahang paglingkod isip acting commanding general sa Philippine Army si Faustino, membro kini sa Philippine Military Academy Maringal Class of 1988. So nahimo po siyang Battalion og Brigade Commander sa Basilan og sa Sulu sa Western Mindanao. Kani-kini commander sa Eastern Mindanao nga dunay sakop sa upat ka rehiyon, ang Region 10, 11, 12 ug ang 13 ug commander usab sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga sakop usab niini ang Region 11 ug Region 12, no? Si Faustino ang 7th Scout Ranger Company commander. Oo. Nahimo po siyang commander sa 35th Infantry Battalion o 501st Infantry Brigade, no? So mao ni siya ang daghang mga accomplishment niini, ang pagkabungkag sa pulang bagani command o ang mga upat ka mga guerrilla front sa New People's Army sa sulod lamang niining tuiga, no? So isip pa commander sa Joint Task Force Mindanao, ihapong gipanguluhan ang pag-create sa Mindanao Security and Stability Plan para sa pag-synchronize sa peace efforts sa Western o Eastern Mindanao Command para mamintina ang peace and stability sa tibuok Mindanao region. So buot pa sa buot niya na mga katinig ang kasamtangang ika-56 nga commander sa Armed Forces of the Philippines, kabisado niya, no? Kining lugar diri sa Mindanao, si Lieutenant General Jose Faustino. Halos na naman po, kung imong maobserbahan, no? Mga nangapangaging commander sa EFP ni Agi Good diri sa Mindanao. In fact, ang Mindanao, mga katinig, mao na ginatawag nila promotion area. Labi na kung niagi 6ID o niagi o Western Mindanao Command o Eastern Mindanao Command, no? Kung nga diin na dunay threat sa bandidong grupo sama sa Abu Sayyaf, BIFF o kanito MILF nga karon na nas gobyerno ang katong mga uban pa mga armadong grupo, no? So daghang na promote na himong commander sa EFP o kahalos kadaghanan ni Agi Gyud diri sa Mindanao. O na ginaingon nila nga ang Mindanao Gyud usa sa mga lugar pag nadestino ka diri, naay possibility nga makahawig kag mas taas nga posisyon kung asa man ka nabilong PNP man o sa EFP kay tungod sa problema sa security. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:48 na ang atong oras. Healthy products ba ang hanap mo?
Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na. Di man gani makausa. Daon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dulat ay kaduleng igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whitehead si Melilia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa ay. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, Hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Gusto nyo bang magkaroon ng kabayo? Wala ba kayong tagapag-alaga ng inyong kabayo? Gusto nyo bang matutong sumakay ng kabayo? Nais nyo bang sanayin ang inyong kabayo? O di kaya'y sanay na ang inyong kabayo pero may ugali siyang hindi maganda na nais mong ayusin? Gusto mo bang subukan mag-trail ride? Kung oo, ang sagot mo sa limang katanungan ito, tumawag o mag-text sa telepono bilang 0929-794-1513 o bisitahin ang 3P Farm sa New Bohol, Kinabawan City. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:52 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Doon na kita 8 minuto na lamang nahabilin. Adunay mga lugar gyapon no ang gipailawom sa enhanced community quarantine sa atong nasod kung ngadiin ang Department of Labor and Employment kondole na nawagan karon sa gobyerno nga dungagan ang ilang pondo no alang sa pagtabang sa mga formal o informal worker nga naa gipailawom sa enhanced community quarantines. Diris Mindanao ang gipailawom sa ECQ ang Cagayan de Oro City o ang Hinguog no. So mao nang ginapaningkamutan karon nga matagaan sila hinabang.
Gipamahayag usab sa Department of Social Welfare and Development o DSWD mga katinig nga nakapagawas na sila og kapin 2 million pesos no alang ngadto sa mga benepisyaryo sa Region 12 sa 4Ps, Pamilyang Pantawid, Pamilyang Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps no. Sumala sa bagong direktor sa DSWD 12, Director Restituto Makuto, ang naasoy nga grant direktang na disburse ngadto sa 194,960 ka mga poorest of the poor household sa Rehiyon 12. No, na-release kini pinaagi sa regular payout sa kada every 2 months no nga cash pinaagi sa ilahang cash card o gagi paniguro ni Makuto nga niagi sumala pa sa hugot nga validation sa mga benepisyaryo ang ilahang pag-release no sa naasoy nga pondo ilawang pod sa compliance sa naasoy nga programa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Update sa kita mga katinig sa Tokyo Olympics. Kung diin gawas kang Heidlyn Diaz, oy, doon na pa'y mga ubang pang mga atleta nga may possibility nga makasungkit o kining iyahang gold medal, no? Sumala pa mga katinig, usa ka daog na lang. Mudaog kining Pinay boxer nga si Nesty Petitio. Posibleng iyang masungkit ang medal kana kung mudaog siya sa iyang away ugma, no? Gikatakda ang iyang dula ugma mga katinig. Sa boxing kung diin si Petitio iyang gipildi ang mas dako at mas taas pa sa iyang kalaban nga taga Italy nga si Erma Testa no sa women's featherweight class sa Kukugikan Arena kung diin dunay isa na lang ka away ni ini then may possibility nga makasungkit gyapon og gold ang naasoy nga atuang atleta no. So sa kasamtangan sa Tokyo Olympics sa latest medal tally mga katinig, nag-una gyapon ang People's Republic of China. Oh, unya gi sundan sa Japan. Oh, then United States of America mao na sila ang mga nakasikwat o nakasungkit og daghang mga golds, no? So ang atuang nasod layo pa kay kita. So isa pa lang gani no si kay Heidlyn pa lang. Pero dako na kay kalipay kay after 97 years no karon pa ulit nakasungkit og gold medal ang Pilipinas kung imong tanawon sa tali mga katinig ika 34 pa no ang ato ang nasud sa listahan perting layo pero at least lipay na kayta kay nakasungkit og gold medal no. Ana rang kalipay sa Pinoy pero ang pangutana diha katubang gipromise kang Heidlyn ha ipanghatag ihatag batong tanan o kay base ang uban diha promise lang gud para dunalay ika makaapil lang ba labi na katong ubang mga anas gobyerno pero sumala pa ang unang cash incentive nga nadawat ni Heidlyn mga katinig ang gikan sa MVP Foundation. Oo. So at least no, kay nakauli naman diri sa ato ang nasod 10 million pesos ang ihang cash incentive nga nadawat. Mao ni kini nga gi promise nga ihatag sa MVP Foundation para sa Olympic gold medalist no. So mao na siya congratulations na lang daan no. Hinoon, nagawas po itong issue mga katinig. Ang issue sa sumala pa ni Chief President sa Legal Counsel Salvador Panelo usa si Heidlyn Diaz sa nagbalak kuno nga ipatalasikon si Pangulong Duterte sa iyang pwesto. Unsa ba'y katakos ni Heidlyn noon sabi ni si Panelo eh. Pero sumala pa ni Heidlyn, yan naman daw gipasaylo naman daw niya no? Si Panelo
Kaya ang iyang pangalan ni gawas dito sa Austa Duterte Matrix, no? Nagigawas sa Malacanang nitong 2019. Unsabay, kung imong tanawon, unsabay iya ang kapasidad, no, para pataktakon si Presidente Duterte, no, sa iyahang pwesto. Pastilan in taon. Muna sa mga katinig, issues politika gyapon hapit ng eleksyon, muna nga karon, no, ang atuang mga politiko usab busy na sa pagpangandam kung paunsa nila masiguro ang mudaog sila. Karong umaabot nga eleksyon, diris kidapawan. Doon na po'y nigawas nga kamanduan ang Department of Interior and Local Government kuna DILG na itong nilabayang simana, mga katinig, gipagawas na itong July 30 nga kung diin giklaro ni ini kay kahinumduman si Vice Mayor Jibjib Bumbeyo. Nagdeklara nga gipaundang niini ang mga special sessions, no, sa sangguniang panlunsod. Kay unsa man day may tabo diya sa sangguniang panlunsod, mga katinig, kay numduman nga adun ni mga special sessions nga ginapahigayon ng majority block. Unya bisan pag naapa ang vice mayor, wala sa ginarecognize, no, sa majority. Magpasagyapon og mga balaod o sa gipagawas nga memorandum sa DILG, sumala pa wala kunoy basihan ang call off sa special session, no, nga gina-deliberate sa majority block sa sangguniang panlunsod. Ay, naghimo, nagbutang patag vice mayor. Kung mao nang sistemahan, no, nga dili man day i-recognize. But anyway, kana politika man guna, mga katinig. Hala, mag-abot na lang mo karong umaabot nga eleksyon. Tanaw na to kung kinsa gyud maayong laki. Ang mga katawhan dapat mag-decide, no? Ang mga butante nato. So ang pangunta na diya, nakaparehistro na ba mo? Wala pa, awa gyud mo katungod nga mubutang, mupili og mga maayong nga leader nga magdumala, no, sa tuang syudad. Kay kung ang inyong mabutang ang mga leader, puro personal interest lang ginalantaw, awa gyoy mahitabo ka nato. Anyway, alas 7 na sa buntag atong oras, musunod na atong alas 7 balita. Dagang salamat, mga katinig, sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa Tinig ng Bayan. Akala lang ato ang kanunang pahimang, no, no? Sundo na ato ang mga minimum health protocols para malikayan kining COVID-19. Nya pag-abot sa politika, ala, pareistro na mo kay para madungog ang inyohang tingog. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Uban sa pag-amping sa mga ginakaon, kaon sa healthy foods, pahuway og tarong og pag-exercise, dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Ben Dapco taga Mankilam, Tagum City, Davao del Norte, aron ni himsog og ni normalize ang iyang blood sugar level. Wa Serpentina, good, kumusta ka karon after ka nagtumar og Serpentina? Igaanab biya nga akong pamati na ko di na presyon nga bugat ang akong pamati, mura lang kong katugon pirme niya, kaan na dyan siya. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7 Joy FM. Panagkamu na kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:02. Time checks brought to you by Kini Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kini Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sa muli, sa magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, Tinig 7, Grace Labagnaw, Castellano. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes, 2 sa buwan ng Agosto 2021. Dito po sa 105.7 Joy FM sa Kinabawan City. Headline. Sa ulo natin, mga pangunahing mga balita, mahigit 200 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa buong Sok Sardin Region na karamihan ay taga Jensen at North Cotabato.
Headline. Karagdagang bakuna laban sa COVID-19 para sa mga mamamayan ng Rehiyon 12 inaasahang darating ngayong Linggo. Headline. Isang tomboy ang pinatay ng riding intended assassin sa bayan ng Blanc, Cotabato kagabi. Headline. Mahigit 2 milyong pesos naman ang nai-release ng Department of Social Welfare and Development para sa mga beneficiaries ng 4Ps. Headline. Ako sang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yani. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Alas 7:05 ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. COVID-19 update. COVID-19 update. Sumampa na sa 27,885 ang confirmed cases ng COVID-19 sa buong Soccsaron region matapos na nadagdagan ng 236 na mga bagong kaso. Sa inilabas na datos ng Regional COVID-19 Tracker ng Department of Health, Center for Health and Development, 12, ang lungsod ng Jensan at lalawigan ng Cotabato ang may pinakamaraming naitalang bagong kaso. Sa kasalukuy, nasa 2,565 na o 9.29% ang kasalukuyang active cases at pumalo naman sa 24,416 o 87.56% ang total recoveries matapos gumaling ang 139 na mga tinamaan ng virus. Samantala, pumalo naman sa 899 o nasa 3.22% ng COVID-19 related deaths matapos nasawi ang 3 mga biktima, kung saan 2 rito ay taga probinsya ng Cotabato at isa naman ay taga Isulan, Sultan Kudarat. COVID-19 update. COVID-19 update. Nasa 579 ngayon ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Cotabato mula sa 4,723 na kumpirmadong kaso matapos nadagdagan ng 70 bagong kaso. Sumampa naman sa 3,890 ang gumaling matapos na itala ang 38 recoveries. Sa inilabas na datos ng Cotabato Integrated Provincial Health Office kagabi, nanatiling ang lungsod ng Ginapangwan na sinusundan ng Midsayab Cotabato ang may pinakamaraming aktibong kaso. Samantalang nanatili naman ang bayan ng Antipas ang nag-iisang bayan na may isa lang ang aktibong kaso. Samantala, sumampa naman sa 250 ang mga bilang o ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 matapos dagdag ng 2. Ang isang nasawi ay taga Matalam North Cotabato na si patient 23,915, isang 58 years old na lalaki at isang taga Tulunan na si patient 25,997, 59 years old na lalaki. COVID-19 update. COVID-19 update. Alas 7:07 ng oras, samantala sa update pa rin sa COVID-19, walang malaking pagbabago ang
Magaganap sa executive order na inaasang ilalabas ni Cotabato Governor Nancy Catamco matapos na na-extend ang general community quarantine sa buong probinsya mula August 1 hanggang August 15. Ayon pa kay Governor Catamco, sa panayam ng Tinig ng Bayan ngayong umaga, ang ilan lamang sa babaguhin ay ang pagbibigay ng maluwag o bahagyang niluwagan ang mga fitness gym sa probinsya. Anya, binigyan na ng hanggang sa 30% ang capacity ng bawat gym ang siyang papayagang makapag-exercise. Mahalaga anya na magkaroon ng physical activity ang mga mamamayan upang mas mapalakas nito ang immune system na siya lamang pang-depensa sa virus. Mahalaga din anya na sundin ng bawat mamamayan ang lahat ng mga pag-iingat upang huwag mahawa ng virus. Sa kasalukuyan ay banta sa probinsya ang pagpasok ng Delta variant na nauna nang nakapasok sa iba't ibang mga lugar sa bahagi ng Mindanao. Yeah, the same ang atong guidelines sa ato ang GCQ, except that natay gamay nga gi ato ang gipa amend no nga katong mga sa gym na at least they accommodate 30% capacity of their capacity and they can accommodate those who are fully vaccinated, no? I think sa gym, namang wait na dapat na sila ibutang din ang mga yung air purifier ba at 30%, dili ka aircon, open lang no, ang kuan, dili aircon, tapos layo mo, wala problema na. Inaasahang magiging mabilis na ang mass vaccination activities sa Rehiyon 12 laban sa COVID-19 matapos dumating ang dagdag na mga bakuna. Ayon kay Department of Health 12 Immunization Manager Dr. Edver Jane Montanier, mula noong araw ng Webes, dinoble ng Rural Health Units o RHUs ang kanilang pagbabakuna at ma-maximize ang paggamit ng available na bakuna. Idinagdag ni Montanier, dinagdagan ng National Vaccine Operations Center ang vaccine supplies para sa Rehiyon 12 ang inaasahang darating ngayong Linggo. COVID-19 update. COVID-19 update. Dumating kahapon ang 108,800 vials ng Sinovac vaccine laban sa COVID-19 na tinanggap ng Department of Health 12. Ang naturang nga bakuna ay bilang bahagi ng pagpapatuloy ng resbakuna campaign ng pamahalaan laban sa banta ng COVID-19 pandemic. Nabatid na inilaan ang naturang nga bakuna para sa mga nasa priority list ng A1, A2 at A3. Ito'y nakatakda namang i-distribute sa iba't ibang mga lugar sa buong probinsya upang may pagpatuloy nito ang kanilang vaccination program. Samantala, formal na nga binuksan noong Huwebes ang Molecular Biology Laboratory ng Mlanga District Hospital na may kakayahang magsagawa ng RT-PCR tests. Ito ang kauna-unahang Molecular Biology Laboratory sa buong probinsya at isa sa top priority naman na pinunduhan ng provincial government. Sa buong Region 12, Mlang District Hospital, ang pang-apat na hospital na may RT-PCR test. At ang Cotabato, una rito ang Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Ang South Cotabato na Dr. Arturo Pingoy Medical Center at George P. Royeca Hospital sa Jensan. Inaasa naman sa pagkakaroon ng RT-PCR lab test sa Mlang District Hospital ay mas mapapabilis nang mailabas ang resulta ng swab test at malaman kaagad ang tunay na mga tinamaan ng virus sa buong probinsya. Sa
sa iba pang balita, dead on the spot ay isang tomboy matapos pagbabarilin ng riding and tandem assassin sa Purok 3 sa Sangat Mlang kagabi. Nakilala ang biktima na si Neresa Tababa, residente ng nasabing lugar. Nabatid sa inisyal na investigasyon ng pulisya, biglang dumating ang mga naka-helmet at naka-bonnet ng mga suspect at isa sa kanila ang namaril sa biktima. 5 putok mula sa di natukoy na uri ng baril ang pinakawalan ng mga suspect na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Siniguro naman ng suspect na namatay na ang nasabing tomboy bago tumakas. Kasalukuyang pang nagsasagawa ng information gathering ang pulisya para matukoy kung ano ang motibo at manakip ang mga salarin. Samantala, 3 katao naman ang nasakta matapos bumaliktad ang kanilang sinasakyang delivery van kahapon ng umaga sa bahagi ng Sitio Flor Tam sa Batasan, Makilala, Cotabato. Nakilala ang isa sa mga nasugatan na driver ng van na si Luther Alforque na taga Davao City. Nabatid sa investigasyon ng Makilala PNP Traffic Division, galing ng Davao City ang delivery van na may kargang Nestle products. Mabilis umano ang pagpapatakbo ng sasakyan at pagdating sa korbadang bahagi ng daan, hindi na kontrol ng driver ang sasakyan, dalan upang bumaliktad at kamuntik pang umabot sa bahay o sa isang bahay na nasa tabi ng daan. Mahigit 2 milyong pesos naman ang na-release ng Department of Social and Development o DSWD bilang cash grants para sa unang 6 na buwan ngayong taon sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang kay DSWD Region 12 Director Ristuto Makuto, ang nasabing grants ay direktang na-disbursed sa 194,960 poorest of the poor households sa rehiyon. Na-release ang nasabing pera sa regular payouts bawat 2 buwan sa pamamagitan ng cash cards. Iniyak naman ni Makoto na dumaan sa mahigpit na validation sa mga beneficiaries batay sa kanilang compliance na nakapaloob sa nasabing programa. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Alamay para sa kuya bare na admit kay na pulmonya. Tapos lang dako. Pero mga pag balik doktor so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inong budaton yung capsule bidaw nga Yaki. Ngunto na magubo man siya pero di na jud na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Bantay, bitaw ha? Kalimi mo di sa Okira 5-in-1 Coffee, Han? Pwede ba din ako, Han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, Han! Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bugis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Alas 7:17 ng oras, mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, balita mula sa Cagayan de Oro City. Patuloy ang apila ni City Mayor Oscar Moreno sa kanyang constituents na tumulong para hindi na tumaas pa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ayon sa alkalde
Kasunod ng pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar, dulot ito ng Delta variant ng coronavirus. Sinabi ni Moreno na nasa kamay ng publiko ang solusyon na para hindi na kumalat pa ang virus bukod sa kinakailangang palakasin talaga ang pagbabakuna kahit pa Sabado at Linggo. Inamin ito na ang patuloy na pag-akyat ng kaso ng COVID-19 sa lungsod na nasa average ng 100 kaso kada araw simula pa noong Hulyo 26. At sa Davao City naman, 5% na lamang sa kabuuang populasyon ng mga empleyado ng Philippines Medical Center o SPMC ang hindi fully vaccinated. Ayon kay SPMC Chief Dr. Ricardo Odan, inaasahan sa susunod na buwan ay makukumpleto na ang pagbabakuna sa lahat ng mga empleyado nito. Kinilala din ito ang sakripisyo ng mga healthcare workers, kaya marapat lamang na protektado sila laban sa virus, lalo na ang SPMC lamang ang nag-iisang ospital ang tumatanggap ng mga moderate, critical at severe cases. Samantalang nagpapatuloy naman ang vaccination sa SPMC para sa second dose ng A1 hanggang A4 priority group. Balita mula sa bayan ng Sultan Mastura sa lalawigan ng Maguindanao, kalabos ang isang barangay kagawad makarang nahuli o nahulihan ng mahigit sa 3 million pesos na halaga ng hinihinalaang sabu. Nakilala ang suspect na si Barangay Kagawad Farhan Ibra, 29 anyos ng Marantao, Lanao del Sur. Nadakip din ang kamag-anak nito na si Alinor Taurac, 30 anyos. Sila ay mga naaresto sa isinagawang operasyon sa Barangay Tambo kung saan nasabat mula rito ang 7 sachet ng umanoy shabu na nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampalaban sa mga suspect. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao, humihingi ng tulong ang pamilya ng isang OFW sa Doha, Qatar na matulungan sila ng mga ehensya ng gobyerno na mapauwi ang kanilang anak matapos na ipakulong ng kanyang amo sa jail facility ng nasabing bansa. Nakilala ang OFW na si Marites Batobalanos, 23 anyos, isang OFW sa Doha, Qatar na tubong barangay Makagiling. Ayon sa pamilya ng OFW, Pebrero pa lang ng kasalukuyang taon ay natapos na ang kontrata ni Batobalanos sa kanyang amo na si Mariam Kasif Albalushi ng Salal, Doha, Qatar. Ngunit hindi ito pinayagang makauwi ng bansa dahil mahal umano ang plane ticket ngayong may pandemic. Sa ngayon ay hindi matrace ng Philippine Embassy sa bansang Qatar si Batobalanos kung saan ang kinaroroonan nito. Alas 7:20 ang oras, mga balitang pambansa. Sa ikatlong pagkakataon, muling nakapagtala ang Department of Health o DOH ng mahigit sa 8,000 karagdagang kaso sa ating bansa. Sumampa sa 8,735 ang bagong COVID-19 cases kahapon, kabilang ang 127 na fatalities, habang nasa 5,930 naman ang recoveries. Sumampa na sa 1,597,689 ang kabuuang kaso ng COVID-19, kabilang ang 1,506,027 ang gumaling sa pandemya at 28,016 na mga namatay. Nasa 63,646 naman ang aktibong kaso na karamihan ay mild. Nasa 3 milyong doses naman ng Moderna COVID-19 vaccines ang inaasahang darating sa bansa sa Martes. Ayon kay testing czar Vince Dizon, ang nasabing bakuna ay donasyon ng gobyerno ng Estados Unidos sa Pilipinas. Kasabay nito, hinikayat ni Dizon ang publiko na magpabakuna na. Hindi din na anyang gamitin ang nakatakdang pagpapairal ng enhanced community quarantine sa Metro Manila para mapalakas ang testing, isolation at vaccination program. Mahalaga din na mapigilan ang hawaan para maiwasan ang lalong paglobo ng kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant at upang maiwasang mapuno ng pasyente ang mga ospital. Inihirit ni DILG, Department of Interior and Local Government Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino, sa Interagency Task Force
na payagang makalabas ng bahay ang mga bakunado kahit nasa Enhanced Community Classification, ang NCR. Ayon kay Dino, dapat bigyan ng konsiderasyon ang mga nagbuluntaryong nagpabakuna o magpapabakuna, lalo na ang mga nagtatrabaho. Dapat anyang arestuhin at pagbawalang lumabas sa mga matitigas ang ulo at mga ayaw magpabakuna o mga unvaccinated. Tiniyak pa ni ng naturang DILG official na handa ang mga barangay na magpatupad muli ng lockdown at higpitan pa, lalo't marami na ang hindi nagsusuot ng face mask. Nakatakda namang magpupulong ngayong araw ang IATF at ilang concerned agencies upang talakayin ang naturang issue. Tuloy pa rin ang National Schools Maintenance Program ng Department of Education o mas kilala bilang Brigada Eskwela. Ito ay sa kabila ng wala pa rin pahintulot mula sa gobyerno na magsagawa ng face-to-face classes dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Sa inilabas na abiso ng DepEd, opisyal nang bubuksan ang Brigada Eskwela 2021 sa pamamagitan ng National Virtual Launch sa pangunguna ng Schools Division ng Tagum City sa Region 10. Mahigpit namang ipinatutupad ang ahensya ang pagsunod ng health protocols ng mga kalahok sa programa, kabilang ang social distancing measures at proper hygiene na utos ng Interagency Task Force o IATF. Ang Brigada Eskwela ay nakagawian ng DepEd kadataon upang i-welcome ang mga mag-aaral sa pagbubukas ng pasok sa mga paaralan. Ang Brigada Eskwela 2021 ay may slogan na bayanihan para sa paaralan, habang ang regional theme ay handang paaralan para sa handang pasukan. Alas 7:24 ng oras sa balita sa Ibayong Dagat mula sa bansang Australia. Muling isinailalim sa lockdown ng Brisbane at iba pang bahagi ng Queensland sa naturang bansa dahil sa banta ng Delta variant ng COVID-19. Mula sa darating na Sabado, stay at home muna ng 3 araw ang ilang milyong residente ng nasabing lungsod para masiguro na walang makakalusot na mahawa at makahawa ng nasabing variant. Ayon kay State Deputy Premier Stephen Miles, ito ang natatanging paraan para malabanan ang Delta variant na patuloy na lumalaganap sa buong mundo. Sa pinakahuling tala, 6 na kaso ng Delta ang naitala sa Brisbane. Balitang pang-ekonomiya, nananawagan naman ang Department of Labor and Employment ng dagdag pondo na gagamitin umano sa pagtulong sa mga formal at informal workers sa lalo na sa Metro Manila na inaasahan na mapuputulan ng pagkakakitaan sa 14 days na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sinabi ni Labor Secretary Sylvester Bellew III na may mga naiwan pang pondo ang Department of Budget and Management o DBM at ang Office of the President sa kanilang tanggapan para sa mga mawawalan ng trabaho. Sinabi niya na pinag-uusapan na ng DOLE, Department of Trade and Industry, Department of Health at Department of Social Welfare o DSWD kung anong uri ng tulong ang ibibigay sa mga apektadong manggagawa. Samantala, sa larangan naman ng sports, maharap sa matinding laban sa gymnastics si Carlos Yolo ngayong araw. Sinabi ni Cynthia Carrion Norton, Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, na mayroong malakas na kalaban itong kakaharapin mula sa iba't ibang bansa. Tiwala naman ito na kayang mahigitan ni Yolo ang nasabing mga events. Naunang na pasok sa top 8 si Yolo noong preliminary sa kung saan ito ay nasa pang-anim na puesto. Nagkaroon ng hindi magandang performance ang 21-anyos na si Yolo sa rings, parallel bars, horizontal bar at pommel horse. Ilan sa mga makakaharap nito ay sina Caio Sosa ng Brazil, Amit Onder ng Turkey, Shekwai Hong ng Hong Kong at Nicolau Mir ng Spain. At para naman sa ating showbiz update, inaresto naman ang Chinese-Canadian pop star na si Chris Wu dahil umano sa panggagahasa. Ayon sa mga kapulisan sa Beijing na maraming lumantad na biktima umano ng panggagahasa ng 30-anyos na pop star. Inaresto ang Chinese-Canadian dahil merong umanong nagreklamo
Nitong Hulyo kung saan ginahasa umano ang isang babae habang ito ay lasing. Nagreklamo rin ang isang estudyante na si Du Mezu na base sa post nito sa social media, nangyari ang insidente noong siya ay 17 anyos pa lamang. Aabot naman sa 24 na mga babae ang lumantad para ireklamo si Wu. Maring pinabulaan na naman ni Wu ang nasabing mga aligasyon. Sumikat si Wu bilang isa sa miyembro ng Korean pop group na XO habang umalis siya sa grupo noong 2014 at nag-solo career. This could be my greatest mistake. At sumanyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong araw po ng Monday. Ikalawang araw sa buwan ng Agosto 2021 dito po sa 105.7 Joy FM sa Kidapawan City. Ako naman po yung Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.